Ang pagbabayad ng buwis ay isang responsibilidad ng bawat Pilipino. Ikaw man ay isang negosyante o isang simpleng empleyado lamang. Ngunit sino-sino ba talaga ang dapat na magbayad ng buwis? Upang lalo pa nating maintindihan, alamin natin sa Facts and Figures Report ni Eva Ajero. Kilala ang Pilipinas na nagtataglay ng pinakakomplikadong tax system sa buong mundo. Ayon sa World Bank, aabuti ng 185.6 hours ang pagsusumite ng buwis sa bansa 28 beses kada taon. Dahil dito, nailagay ang Pilipinas sa 19th na pwesto sa 190 mga bansa sa pinakamatagal na pagbabayad ng buwis sa buong mundo sa 2017 Doing Business Report ng World Bank. Noong December 19, 2017, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act of 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o ang TREIN Law. Layunin ng batas na ito na palakihin ang may uuwing kita ng mga minimum wage earners sa pamamagitan ng pagpapababa ng income tax rate. The 2018 GAA, which is 12% higher than last year's budget, this is the administration's biggest Christmas gift to the Filipino people, as 99% of the taxpayers will benefit from a simpler, fairer, and more efficient tax system. Subalit, sino-sino nga ba ang mga dapat magbayad ng buwis sa pamahalaan? Ayon sa National Internal Revenue Code, lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas ay obligadong magbigay ng kanilang tamang buwis batay sa kanilang kinikita sa loob at labas ng bansa. Kabilang sa mga dapat na magbayad ng buwis, ang mga non-resident citizens na kinakailangang magbigay ng kanilang tax ayon sa mga kinikita gamit ang mga sources sa loob ng bansa. Kinakailangan ding magbayad ng kanilang tax ang mga itinuturing na alien o ang mga dayuhang naninirahan sa Pilipinas. Maliban sa mga individual na dapat magbayad ng buwis, inaatasan din ng pamahalaan na magbayad ng tax na magbigay ng tax ang mga korporasyon. Kabilang na dito ang domestic corporation at maging ang foreign corporation. Ang mga buwis na binabayaran ng mga individual, maging single proprietorship, partnership o corporation, ay nakadepende sa uri ng negosyo o mga produktong kanilang ibinebenta. May ilang mga negosyo na nagbabayad ng value-added tax o VAT o percentage taxes, habang ang ilang mga kalakal naman ay nakatakdang magbayad ng excise tax. Para sa DZRH Facts and Figures, Eva Ajero, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.